Good morning, guys, and welcome to my blog. Today is Tuesday. Kanina pa ako gising, hatid ko na yung mga bata sa school. Gising ako na maaga kanina. Ganap namin ngayon ay may papaayos ako sa bahay ko, yung pinto ng aking bathroom na sira yung bisagra. Ngayon papaayos ko kay Rex. Punta sila dito, naghihintay ako sa kanila. Naghihintay rin ako sa baby. Diyos ko. Kasama ko yung baby kahapon. Ang daldal. Punta sila dito si Angel at saka si Rekha sa mga baby. Makasama ko na naman yung madaldal na baby. Wala akong ganang gagawin. Yung aking pala ano, yung isa kong assessment gagawin namin ni Angel kasi medyo mahirap siya, hindi ko maintindihan. Yun lang ang anuin ko. Yung assessment ko na isa. Sana mapasa ko na yun. Ang lamig kanina. Umaga. Mag-isa lang ako dito sa bahay. Si Caitlin bumalik na sa school kasi nag-absent siya kahapon. Birthday kasi ng daddy niya. Back to school siya. Grabe itong anak ko, yung daddy niya yung my birthday. Siya naman ang nagpabili ng ano, dalawang pantalon kahapon. Grabe yung anak ko. Ayaw kasi ni Peter ng ano, ng regalo pag birthday niya. Kaya gusto niya yung simple lang, babatiin lang, makasama lang siya. Tapos kasama kami. Tapos yung anak niya, isa niyang anak, nakasama namin kahapon yung lalaki. Mababait naman mga anak niya. Nakita ko kahapon mga anak niya. Ay nako guys, ang hirap dito. Super. Alam niyo ba yan na nagpunta ko dito sa Australia na wala akong pinag-aralan. Pero ngayon, nag-aral ako dito. Super. Hirap. Kahit may trabaho na ako, meron na ako certificate 3 para sa age care as a carer. Last May, nag-enroll ako uli sa ano, sa aking certificate for disability. Yun ang pinag-aralan ko for ano, 5 months. Kaso hindi ko ata matatapos siya ng 5 months, matatapos ko lang ata siya ng 3 months. Kasi isa o dalawa na lang ata yung aking assessment tatapusin, pero wala na akong placement. Ang ginagawa ko ngayon ay mayroon ako kinukumpleto ng mga requirements para hindi ako makapag-placement. May mga papel na ako, tapos dalawa na lang yung aking kailangang papel ay galing sa aking trabaho. Hinihingan ako nila ng letter galing sa trabaho ko na ako ay nagtrabaho talaga sa kumpanya na yun na trinabahoan ko ngayon, para yun ang proof nila na talagang nagtrabaho ako doon for how many years na yun. Kaya mag-i-email ako doon sa HR or sa payroll. Sa payroll ako mag-i-email para bigyan ako ng ano, ng letter na yon, tapos bibigay ko yon sa school ko. Mga dalawa na lang ata na requirements ang kailangan kong kumpletuhin. Tapos ipapasa ko sa aking ano, instructor, sa school teacher ko yun. Tapos yun, tapos na ako. Hindi nag 5 months, natapos ko ang aking kurso. Kaya another achievement na naman sa buhay ko. Pero nagpaplano ako na mag-continue ako mag-aral dahil sayang ang panahon. Pinag-isipan ko anong kurso ko uli kunin ko ngayong ano, pagkatapos nito. Or baka magpahinga muna ako mga ilang months, tapos mag-aral ako uli. Kasi gusto ko talaga mag-ano, may ma-achieve ako sa buhay.
ano ko kung makayanan ko ba talaga ang gusto ko. Pag hindi ko makayanan, hindi ko pipilitin. Pag may ang para mahirap kasi yung ano, yung tawag nito, yung gusto kong ano, koroso. Pag hindi, tingnan ko lang. Kaya i-update ko kayo, i-share ko yung achievement ko dito sa Australia. Dahil sa Pinas, wala talaga. Grade 6 lang ako. Nagpunta ko dito sa Australia. Ang hirap pala pumunta dito sa Australia na walang, as in na hindi ka nakapag-aral. Pero salamat ako. May mga friend ako na natatanungan ko na habang ako nag-aaral dito, may mga friend ako na natatanungan ko. May nahihirapan ako ng mga assessment. May mga friend ako na nag-help na maintindihan ko. Ganun. Kaya ano ako, yung lucky naman ako na may mga friend akong ganyan. Dahil todo support din sila sa akin na hindi ako huminto sa akin pag-aaral ngayong ano na to, ngayong course na to. Kasi ang hirap talaga, super ang hirap. Parang gusto ko nang sumuko. Pero sila, sabi, todo support sila. Ayaw nila na ako ay ano yung huminto ba. Kaya, lucky ako. Kaya, ngayon, hinihintay ko lang si Angel at saka yung baby. Yun na lang, isa na lang talagang assessment ang gagawin ko. Tatawagan ko pa yung aking teacher kung na-check na ba niya yung mga assessment ko. Yung hindi pa, good luck na lang sa akin. Okay guys, update ko kayo kung gagawin ko all day today. I-share ko pag nandito na sila Angel. Hinihintay ko lang kasi sila, uy. Mamaya pa ata, maaga-aga pa. Okay guys, see ya. Say hello vlog. Nandito na naman sa bahay ni Mamita. Naka-borless na ako. Dahil hindi nagdala ang mami ng damit na maayos. Binalot siya para siyang ano, para siyang suman. Ang Mamita, hinubaran ako. Oh. Yan, bagong susu yan, no? Bagong didi yan. Hindi pa natutulog. Ano, huwag ka umiyak sa vlog natin. Oo. Mawa naman yan pag ikaw umiyak sa vlog natin. Inaway ka? Inaway ka ni Mamita? Ha? Huh? Ano man? Ano? Ano man ha? Hindi. Nagabi siya. Ang baby namin, ang baby namin. Yan. Gusto mo, paliguan kita. Ito tanghali na. Maalas 12 na. Magkanong litso nila, day? Ha? Magkanong litso nila? Bilang litso nila, day? Hindi pa ibang daw. Ano man yan dati si ano? Inaantok na ito, na? Oh, pero hindi matutulog na ikaw. Patulog ko na lang ikaw ni Mamita. Malunay. Imbis na lalaki, naging babae. Hi. Usap ka dito sa camera. Say hi. Hi. Hi po. Nakapang-dress po ako ng babae. Ha? Minhisan po ako ni Mamita ng pambabae. Naging baludiday for today's video. Yan na daw. Baludiday for today's video. ang aming balunoy nagbing baludiday. Ngayong araw na to, naging baludiday. Nanak. Tuwang-tuwa naman si Mamita sa'yo, no? Ginawa ka namang babae. Kawawa ka, nak.
Mama nito, ha? Kasi ginawa siyang suma ng mama niya. Inagyan pa naman na masikip, sikit na damit. Ang ginawa, suman! Ha? Kaya ang ginawa ni mamita, ginawang babae for today. Una, ano man, ha? Sa palagay mo, ha? Ano man, sa palagay mo? Ha? Natingin talaga siya sa camera dahil. Kaya nakalong ay, siya. Sige. Ano, nakikita natin yung sarili niya. Sige. Diyan, ha? Sige. Chuchu-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